Aa ay malutong. Nagluto nga ako ng crispy lechon belly para sa Pasko. At ipapakita ko sa inyo paano ko rin ginawa. Una pa sa first, kailangan natin ng pork belly. At dapat yan ay may balat. Sunod, gagawa tayo ng mga aromatics. Gumamit ako dyan ng isang ulo ng bawang. Ginayat ko lang aray ng papagarne. Ayos lang kahit hindi pino. Sabay nilagay ko muna sa plato. At tayo gagayat naman ng sibuyas. Isang malaking sibuyas na pula ang aking ginamit din eh. Kung wala kayong pula, pwede ang puti. Ginayat ko lang aray ng pagarne. Sabay itinabi ko ng aray sa bawang. Maglalagay din tayo ng tanglad. Pinitpit ko lang aray para mas lumabas ang aroma. At ang huli natin gagayatin, aray green onions. Tinanggal ko lang yung puwitan at pinitpit ko na rin para mas mabango. Abay, may number pa lang ating pork belly. Tayaan nyo sa loto at baka tatama. Yan, kumpleto na ang ating mga sangkap na gagamitin. Pwede na natin na rin buuin. Ilalatag lang natin na rin pork belly din sa ating board. At hihiwaan lang natin ng karne, parang garne. Para pasok na pasok ang mga pampalasang ating ilalagay. Criss-cross ang aking padali di yan. Ay huwag nyo masyadong lalaliman at baka mabutas ang balat. Sunod natin gagawin, atin na rin aasnan. Sa aking pagkakabilang, aray nasa 3,897 piraso. Abay, maglalagay din tayo ng paminta. Aray naman ay 3,278 piraso. Walong kulang, walong labis. Atin lang aring mamasahihin para kumalat ng mga pampalasa. At pwede na natin ilagay aring bawang. Ikakalat nyo lang yan diyan. At isusunod na natin aring sibuyas. Bagos aring mga tanglad din sa may parteng gitna. At ang huli, aring mga green onions, diyan lang din sa may gitna. At atin aring susubukan kung may sasarabaga. At kung hindi, ay di babawasan. Pero aring aking aray sakto laang, kayang-kayang isara. Pero okay, magpapatulong sa aking asawa. At mahirap talaga aring talian sa umpisa. Ang teknik din eh, tatalian muna yung gitna. Bagos ang magkabilang dulaw. At pag yun ay natalian nyo, ay madali na kahit kayo mag-isa na laang. Tatalian nyo lang yung mga gitna sa pagitan ng dalawang tali. Ang gamit ko pala din ay butcher twine. Bumahagi ako sa shop. At tatalian nyo lang yan hanggang maging gayaan. Tinabasan ko nga pala yung magkabilang dulo at kadami nakausli. At para makisig din ang ating pork belly. At ang magluluto. Kita nyo gayang aking pagkakataling yan ay pantay na pantay yan o. Daig pa ang sinukat. Sunod, atin na rin pupunasan ng paper towel at medyo basa. At ang ating unang ipapahid ay suka. Ari daw ay makakatulong para mag-dry ang balat. Nakita ko lang sa aking pinanood. At ang ating sunod na ipapahid ay aring tuyo. Ari naman ang magbibigay ng kulay sa ating pork belly para sa ay magkulay pula. At nung napahirang ka, inilagay ko muna din sa frigidaire. Mga 5 minuto lang habang pinapainit kong oven. At pagkalipas ng Pasko, akin na rin kinuha. Naglagay lang ako ng kaunting tubig. Ari naman daw ay para sa moisture. At isinalpa ko na diyan sa oven. Ilalagay nyo lang sa parting gitna para pantay ang luto. Lulutuin lang natin yan ng 2 oras sa 350 degrees Fahrenheit. At habang nakasalang ang ating pork belly, gagamitin ko rin natin ang sibuyas para sa ating sausawan. Ginayat ko lang rin ng pino at nilagay ko din sa malaking mangkok. Maglalagay din tayo ng 3 pirasong bawang. Pinitpit ko lang at isinama ko na. At dahil madami akong tanim na green onions, ay maglalagay din tayo. Ginayat ko lang ng pinaw at isinama ko na din diyan. Ang ilalagay kong suka din eh, ay aring nabili kong sukang pinakurat. Nabili ko lang aray diyan sa may Asian store. Nagdagdag din ako ng regular na suka. At mga 3 kutsara na rin regular na toyo. 2 siling labuyo para bumagsik. At kaunting pihit na rin pamintang durog-durog. 1 kutsaritang asukal na pula, pambalance. At kaunting sirit na rin nor seasoning. Haluin nyo lang ng kainam-inam at pwede na iyan. At pagkalipas ng 2 oras, atin ang hahanguin ang ating pork belly. Baykagan na ng kulay. Atin naman na rin papahiran na rin mantikilya. Kahit anong mantika naman ata din ay pwede. Papahiran nyo lang yung buong balat at ibabalik natin din sa oven. Lulutuin natin yan sa 375 degrees hanggang siya ilumutong. Siguro yung nasa mga 40 minutos. Tansyahin nyo na lang, basta ang importante ay lumutong. At siguraduhin naka-off ang fire alarm at talagang wawang-wang. At papahiran ulit natin na rin ang mantikilya para magandang tingnan, makintab-kintab. Abay, para na yung hasaan. Sa tingin ko naman ay siya'y malutong. Ari nga pala po yung first time kong ginawa, kaya masasabi kong successful ang aking padali.
Ano ko yung kahoy? Lalo na rin lumutong nung nahanginan. Ay, si Mrs. Masama na ang tingin. Isasaw-saw lang natin sa ating ginawang suka. Sound check muna. Aba, abay, malutong nga. Parang nakain ng yero. Abay, siyempre hindi lang tayong kakain. Bibigyan din natin si Mrs. At yun ang mahalaga. Masaya si Mrs. Ari nga pala handa namin sa aming Christmas party kinagabihan. Kaya hiniwa ko na ng tuluyan para naman presentable. At para ako'y makakain na rin at talagang gutom na. Kagagaling ko lang din sa trabaho. Soundcheck pa nga at baka hindi na malutong. Aboy malutong pa nga at aray naman ang ganap sa aming Christmas party. Iyon, meron na ang Christmas at sana'y kayo rin. Ay paano, hanggang din nilalaang at ako'y mamamask ko pa. Maraming salamat sa inyong palaging panunood. Shoutout nga pala kay Giancarlo Aguila from San Jose, Batangas. Kay Christian Ilagan. At kay Pogi Only. Maraming salamat mga idol. At Merry Christmas po sa ating lahat.